Hello, good afternoon guys. Welcome back. So today is November 2, 2023. Ayan, so magre-repair ulit tayo, video card. Ayan, so ito yung i-re-repair natin. Ayan, this is a Galax. Issue nito, 100 pan speed, no display. So, yan yung issue. So, big pan siya guys, as you can see. So, RTX 2060 ito, 8GB. Ayan, so hindi ko pa siya tinetesting guys. Pero nakita ko dito guys, pan-checking sa ilalim ay super dumi. Ayan, kaya possible yun ang issue nito guys. Hindi pa siya na... naki-cleaning. Nagpo-full speed yung pan eh. So, tingnan natin. After, buksan natin siya guys. Hindi na natin siya testing in. Kasi nga, super dumi ng video card. Ay, baka masunog pa or ano, etc. Ayan. So, kailangan natin siyang buksan na. So, buksan ko siya guys. Buksan na natin. Para makita kung gaano siya kadumi. Sa silip ko pa lang kasi ay ayun ang isang issue niya kung bakit siya nasira. Super dumi. Ayan. Tingnan natin yung mga ayan. So, nabuksan naman natin. Saan ang lock? Super dust. Kita nyo naman. Ay, talagang napakarumi. So, yan yung issue niya. Sana walang shorted na MOSFET or sirang MOSFET para masulpagad natin yung issues. Yan. RTX. So, ito pa naman yung sirain guys yung chip na ganito. Yung gantong design ng chip. Yung kumpara dun sa isa. Yan. Madali siya. Super dumi niya guys. Ito oh. Talaga namang ano na, puro lupa na po. Yun ang naging issue nito guys, kaya nasira siya. Wala naman sigurong shorted. So, dikit na dikit na rin yung kanyang mga thermal pad. So, pardon me na. So, ilagay muna natin to dito. Linisin natin itong ano niya. Para hindi na dumikit sa aking kamay. Tapos, remove ko itong mga screw. Yung backplate natin, remove natin siya. Ang dami ng tornilyo. Lahat tayo nakatornilyo. No display ito guys, sinisting ko kanina. So, ang gagawin natin, i-ultrasonic cleaning po natin siya. Para malinis. So, 3 PM na ngayon. Okay. So, ayan. Ayan, as you can see, ay napakadumi. Kita nyo lupa. So, ayan, no? Puro lupa, oh. Ang daming lupa. Remove natin to kanyang backplate. Ating display port backplate. So, papalitan na rin natin to guys ng thermal pad. Papaproban ko dun sa may-ari. So, inspection natin para makita nyo kung gano'n siya kadumi. Then, makita natin kung ano yung issue niya. Bakit ba siya may sira? Ano bang sira niya nung pinagsimulan? Bakit siya full speed yung pan? Ayan. Tingnan natin. So, ayan. As you can see, talaga namang puro lupa na po siya. Ayan.
Inspection, kinakalawang na rin siya. Yung mga paa ng piyesa, ayan no. Sana hindi pa po sira yung ano niya, yung GPU chip. Kasi itong chip na gantong version guys, yung gantong klase, malimit sa nire-refer ko kasi nasisira eh. Ayan, so sana hindi pa. Ha, kita nyo lupa, ang kapal. Yung kanyang lumot-lumot ay talaga namang napakakapal. So, ang gagawin ko dito guys, papagpagan ko muna tapos i-ultrasonic cleaning ko. So, yung mga driver IC niya. Sana hindi sira yung MOSFET guys. Pag ganito naman walang bloated, ay may power naman kasi siya guys eh. Full speed daw yung pan according sa customer. So, ayan oh. Ang dami, ano, super dumi na niya. Siguro ilang taon na itong ginagamit. Ayan, marapat lang na ating ultrasonic cleaning. So, sequence. Wala naman ako nakita, guys. Sunog. Ano, wala. Ito. Medyo, ano na to. Kinakain na ng kalawang. So, wala akong nakita ng sunog, guys. Madumi lang yung likod. So, tingnan natin. Testerin natin. Using diode mode. So, wala ito kay shorted kasi sabi guys, yun ang sabi ng customer kasi wala naman daw full speed 100% yung pan. So, pag ano, wala shorted. So, as you can see, tingnan natin yung mga gates. O, buo yung gates. So, buo naman. Ay, wala. Nakikita ang shorted. So, high side na ito, guys. Yung high side, wala. Kasi kung may issue yung low side, hindi siya mag-display. O, puputok yung high side. So, ganun yung mga ganitong ano. So, wala siya, guys. Wala siyang issue sa, ano, yung kanyang pick reset. So, wala tayong reading. Ayun, meron. Sa HDMI, wala. Hindi connected sa ground yung backplate ng, ano, yung plate ng HDMI. Okay, yung aking fix reset. So, okay siya. Yan, lilinis lang ito, guys. As you can see naman, super dumi. So, ibabad ko muna siya, guys. Cleaningin ko siyang ganyan. Tapos, ibabad ko siya sa liquid cleaner ko. Yan. Then, after that, ultrasonic cleaning ko siya. In-update ko kayo, guys. Wala tayong papalitan pyesa as of today. So, update ko kayo mamaya kung may papalitan ba o wala. Okay? So, ibabad ko muna siya. A few minutes. So ito, nakasalang na siya. Power on natin siya. It's power on. So may init naman yung GPU chip. Lagyan natin siya ng heatsink. So sa ating display. No display siya guys. Siyang display. Pero pan-spinning, wala lang display. So, yun yung problema natin. So, dito, detected naman siya kasi hindi nagdi-display dito. Pero wala tayong display sa ano. So, I think nagraraman yung ating memory tester. So, tingnan natin siya kung mamamatay. If then, wala siyang display. May problema sa memory kaya siya no display guys. So, tingnan natin, mainit ba? Ay, hindi. Ay, nawawala guys yung power ng ano. Ah, wala. Nagde-dead po siya. Bali ang issue, umiinit siya tapos nawawala. Nagde-dead yung ano, power sequence niya. So, yun yung isang problema niya. So, alamin natin bakit siya nawawala yung heat. So, hindi na po siya umiinit. Ayan na. Wala siyang init. So, check natin kung ano yung missing ano niya.
missing. Ayan, so 0-0 siya, guys. Ang DC natin. So dito, wait lang. Check natin mabuti. Oops, may 1 bolt siya tata. Pero nawawala. Ayan, so may 1 volts dito siya, guys, na re-reading. So ibig sabihin this is 1.8. Ha? Iba yung reading dito. 0. So wala lang tayo schematic nito, guys. Pero may nare-reading dito, guys, sa kabila. Dito sa kabila, ang nare-reading ay... Tama ba o nagluloko? Ha, wala siya, guys. Pawala-wala. So, hindi natin alam dito kung alin ang 1.5. Ha? Bigla siya nagkaka-reading. Ayan. Pawala-wala yung reading niya. So, hindi maintindihan kung alin ang... So, ito, para sigurado, this is 5 volts. Okay, 5 volts nga, tama. So, ito sa pan lang siguro to. Yan, pan lang siguro. Ito ay 11 volts. So, matik dito, may supply naman, may 11 volts. 11 volts din. So, dito, ano to? Start. So, no schematic tayo, guys. 3.3 siya, guys, yung nandito. 3.3. Ibig sabihin, mahal dito sa dalawa. Ay, siya yung kanyang, yung ito yung output. Yan. 1 volts at saka 1.8. So, ngayon, nagde-dead siya, guys. Ang nagiging issue natin ay nagiging dead. Umiinit siya sa una. May function. Pero nawawala. Yan ang ating problem. Okay? So, yan ang ating solution. Hindi na siya, guys, umiinit kahit wala yung ating ano. Ating heatsink. Oh. Walang heat. So, patayin na natin. At wala namang... Wait lang, may natawag. O, sabihin ko lang. Yan. So, i-power on natin siya kung 1.8 volts ito o hindi. Para ma-identify natin. So, power on. No reading siya, guys. So, magulo. Itong isa. Not detected na siya, guys. Then, hindi siya umiinit na. Ay, wala. Talagang dead. So, pinatawag ang kulit. Natawag. Wait lang, guys.
Ay, sorry, nawala yung ano, na-mute ko nga pala. So, did yung ating GPU chip, yun yung ano, possible may sira yung ating did yung ating 1.8 volts ko, inakarek tayo sa GPU chip, guys. So, kung sira, di wala. Talagang dead siya. And wala tayong lumalabas na output dito, guys. Sa ano? So, hindi natin alam kung alin ang 1.8 volts dito sa dalawa. Pero, magkasama lang yan. Either ito ang 1.8, ito ang 1 volts. Yan, malimit na sa baba siya. Pero, hindi natin sigurado. Dahil, no schematic, no volt po siya. So, may 5 volts tayo. May output tayo dito. Ayan, may output naman po tayo dito. Dito sa 5 volts, ito yung 5 volts natin. So, hindi ko alam kung bakit siya wala siyang 1.8 volts. So, hindi natin ma-identify agad-agad. So, umiinit kanina yung GPU chip niya, guys, kaya nilagyan ko ng heatsink. Pero, nawala yung init ng chip. Bakit kaya? Ibig sabihin, walang shorted pag ganun. Umiinit eh. So, wala tayong shorted na pag ganun. May power siya eh. Tapos, nag-not detected. Pag ganun kasi, at nagkaroon ng not detected, nagaganon, ang possible sira dun ay chip, GPU chip, pag nag-not detected. Tapos ngayon, wala siyang 1.8 volts. So, malapit-lapit sa dead chip talaga. So, overheat ang naging issue nito. So, malimit kasi masira yung ano nito eh. Yung GPU chip. Sinutdown mo na? Oo, sige. Bukas na. Yan, so... hindi ko alam eh. Tingnan mo na lang dyan. Ano ba possible? Mag-aral ka na lang kung ano. Hindi ko naman alam yung mga... hindi naman natin alam kung alin yung i-re-repair mo eh. Tayo mo na lang pag-aralan. Oo, sige, sige. Hindi mo ba natingnan sa ano kung anong sunod? Hindi mo nakita? Hindi mo nakita kung anong sunod na i-re-repair? Di bukas na lang. Oo. Sige, sige. Tayo mo na lang. Ayan. So, yung ating technician. So, problema natin, guys, is dead ang ating 1.8 volt. So, ang pinanggagalingan lang naman nun ay walang iba ay kundi yung ating IC na 1.8 volts. Okay? So, ito, hindi naman siguro ito shorted kasi this is a yung dito, likod na to ay this is a what do we call that? This is a 12 volt rail. Okay? So, nagde-dead siya eh. Hindi ko alam kung bakit. So, hindi natin ma-pill up, ma-ano, makita kung ano problem. So, medyo mahihirapan tayo. Pero based guys sa aking analyzation sa aking utak, based sa ating experience, tagilid yung GPU chip pag mga ganito. Ang reason kasi ay umiinit yung chip kanina pero walang display. Tapos nagde-dead siya. Nagde-dead. So, ayan. Siyempre pag nag-dead na ganon, naiiwan siya as detected. Tapos ngayon pag pinawar on muli siya, ayun, dead na siya ngayon. Ayaw na mag-ano. So, yun yung mga issues na nakita ko. So, magpo-focus ako sa ganito pag nagde-dead ay yung ating 1.8 volts itong nasa baba. So, hindi naman ano yung mga ano yung hinang. Maaaring nakakaroon siya ng corrosion before pero hindi siya total ano eh. Yung sasabihin nating damage yung mga parts. Hindi naman eh. Yan, siguro dahil corroded nga siya kanina, may epekto. Kung ngayon, kung naganyan, pag gantong umiinit ang chip, tapos biglang nag-not detected. So, delikado po yung dating GPU chip. Sirain tong gantong chip po, guys, yung gantong klase. Yan.
malalaman. Alamin natin. So, baka bukas na natin to guys itutuloy kasi today po is 6 p.m. na. So, wala na tayong time. Yan, hanggang alas 6 lang po tayo eh. So, nagtitingin-tingin pa rin tayo. Baka lang, baka. Yan. Pero sa tingin ko talaga, tumatakbo sa aking utak at nakikita ko ay ano to, damage. Yung memory ba? Malinis naman yung memory guys, na-ultrasonic cleaning ko na siya. So, akala ko kanina, yun lang. So, kasi super dust siya. So, yun pala ay may tama rin. Wala namang crack yung mga kapasitor. Buo naman. So, nagdidid lang talaga siya. Hindi natin alam. Ito may crack nga naman sa ilalim. Pero yung reading guys, okay. May read siya eh. So, madali lang po itong i-identify kung siya alin ang 1.8 volts at saka 1 volt. So, ang first steps natin gagawin, so, ano lang natin, titestere lang natin siya. Kailan niya may mataas na value. So, yan po yung 1.8 volts. So, ayan, nakikita niya, ang reading niya ay 0.2. 282. Yan. Tapos yung kabila ay 0.02. So, yan yung 1 volt. So, ito yung ating 1.8. So, bukas na natin to guys, itutuloy. So, ngayon ay October, November 2. So, bukas na po at alas 6 na po. Papahinga na po kasi. Overpagod na tayo. Okay? So, update ko kayo tomorrow for continuations. Okay? Two 16. Oh, so palitan natin muna ito ng IC. So 1.8 volts, so nagde-dead siya. Palitan natin siya. Magdidid yung 1.8 volts. Ito. 9216. Yes, 9216. So, ito. Palitan natin ito. Kasi may 1.8 volts siya. May init. Kaya lang ay nawawala. So, tanggalin ko siya. Awit lang. Exhaust muna ako para hindi ko masingot ang mga plugs. Maingay yung aking ano. Lumapat pala yung ano.
Okay. So, palitan natin yan. Tanggalin natin yung flux at ang gagamitin ko ay lumelt na. Lumelt solder. Para madali. At hindi masyado mainit. So, din lang natin. Pag ito hindi pa rin gumana, so possible sira na yung GPU chip kasi nagkaano naman siya, nag-work siya sa una, tapos lumalabas yung 1.8, tapos kapag ano, wala na. Pag ganito kasi nagde-dead na siya, possible na issue niya, sira na yung kanyang GPU chip. So malimit yun eh, sa mga nire-refer ko kasi na nasisira yung ano, base sa experience ko. Pag nagaganon yung 1.8 volts, yan, malapit na masira yung GPU chip. Ayan, yan yung mga nakikita kong issue sa mga history ng aking repair.
Yan, mayroong swertihan kapag pinalitan ko, pero madalas swerte. Doon sa pagpalit ko ng 1.8 volt IC, gumagana siya. Nagkaka-display, yan. So, ito kasi, no display siya, guys, pero sa unang pasok ng voltage, mayroon siyang 1.8 volts. Yan, umiinit yung GPU chip yan. Hanggang sa mawala na, madid na yung, ano, 1.8 volts. Yan, so, sana swertihin tayo dito. Pala rin tayo dito sa nire-repair natin. Yan, palabigin ko lang ito guys at kasi mainit pa siya. Kailangan kasi mabalik sa dati yung voltages niya. Yan. So, mas maganda kasi yung mapalamig. Pag ano kasi minsan nasisira siya kapag sinalpak agad yung mainit pa. So, minsan kaya ang ginagawa ko. So, nire-reduce ko muna yung heat temperature. Ayan, so yung ating technician doon nagre-repair sa likod. May current repair siya. May display naman yung nire-repair niya. Kaya lang, nag-shutdown sa ano, sa mataas na temperature. So, ang current, ilan ang repair na pila natin ngayon? Ano? 40 pieces? Ah, 39 person? Ah, okay. Puro ano to, walang 1050 Ti, no? Eto, wala tong ano. Nakita ko na to, ah. Binigay ko sa'yo. Ito yata, ito ba yon? Oo. Oh. Ah, lagyan mo na lang pag ano. Yan. 40 pieces ang ating pila ng repair. Yan, puro 1650 to, eh. 1660. So, ang RTX dito, ilan lang? RTX 3060. Yan. Ito lang yung mga ano natin. Ito pa, RTX 3090 pala, LBC. So, malayo-layo to. Kaya, ano siguro to? Baka bakulot. Ayan. Ay, may ultrasonic cleaning pala tayo dito. Yung tinapos ko kahapon. So, tapusin ko lang habang nagpapalamig ng ating nire-repair. Ultrasonic cleaning ko to kasi ito ay Isorex. Yan, Isorex na sakit sa ulo. So, irara natin sa ultrasonic cleaning. Okay na. So, malamig na to. Ay, hindi ko na pa tayong pan. Try na natin siya. Sana gumana. Mag-display sana siya. Kasi kapag hindi siya gumana, guys, wala tayong choice. Kundi, sira ang GPU chip nito. Pag ganito, hindi gumagana. Ayan. May issue na yan pag ganyan. Malimit kasi sa nire-repair kong ganito. May issue na siya. Kahit kasi siya i-rebull ko. Nagsubok na kasi ako nito. Kung may issue yung GPU chip, wala din. Yan, ano guys, nagkakaroon naman siya ng supply eh. Kung titingnan mo kasi, halimbawa, base sa nasa experience ko at sa program sa utak ko, yung mga gantong issue. Sa una, working, gumagana ito, lahat to. Working to, working to. Yan, 1 volt sa 1.8 volts. So, working siya, iinit yung GPU chip. Then, ang problem, suno display siya. Then, a few minutes, ilang mga siguro mga pag mainit na yung GPU chip, tapos bigla na lang siyang magdeded yung 1.8 volts at saka yung 1 volt. So, ito kasi supply para sa memory at GPU chip. Magkakonekta yan. So, ito na iiwan. Tapos bigla magdeded na rin yan. Itong ating power stage. Yan. So, ibig sabihin, so present, buhay na yun sa memory. Ibig sabihin, buhay siya ng ganun katagal, ay hindi siya ganun fully shorted. So, possible. Ayun na ano. Kasi dapat hindi siya magde-dead eh. Pag ganyang nagde-dead. So tingin ko overheat ito eh. Gawa ng yung nakita nating una is madumi. Fully dusted kasi siya eh. Yan. Saka yung big ano pa naman to. Big heat sink. So
etong GPU chip na ganito pa naman based sa experience ko, ay yun ang nagiging tama niya. Hindi naman kasi yun magdidid eh. Ang 1.8 volts, yan dapat ang matitira sa basta mga Nvidia. Pero sa lagay na to, ay talagang susubukan natin kung doon sa pinalitan nating IC ay mag-work siya o hindi. So, try and try until to succeed. So, ibig sabihin, yung gauge niya, yung supply dun sa 1.8 volt. Present. Yan. Kasi, nabubuha yung 1 volt, yung pinakahuli, 1 volts. At saka, BRM, at saka, NVDT. So, nabubuhay siya. Ayan. Ang issue lang talaga is, no display. So, nirun ko yung ano, guys. Kasi no display siya. Tapos, pag nirun ko yung memory tester, ayun, nagdidid na kasi siya. Kaya, hindi na rin matatapos yung running. Kung may issue, sira talaga yung mga memory. Yun lang yung isang problem. Pero, kung may sira kasi yung memory nito, yan, halimbawa, kung sira yung memory, hindi mamamatay ang 1.8 volts. Ang mamamatay lang dyan is 1 volts. Pero dead siya lahat eh. 1.8 volts dead. Yeah. So, natitira lang 5 volts na lang. So, pag mga ganyan, GPU chip yan, panigurado. Kasi, yung 1.8 volts, dumaan niya na GPU chip, tapos memory. Yan. Yung parang mga connection niya, guys. Yan. May mga marami kasi yan paa. Maraming volts sa ilalim. So, try again natin kung tingnan natin kung ano magiging result. So, power on. Ayan, na-on ko na siya. So, hindi natin alam kung nagpa-functions. So, let's see. Kung anong minute ba. Ayan, medyo nag-warm ang aking ano. Ayan, so nag-warm siya. Pero no display siya. Pag ito yung nawala, guys, ang warm, ang init, dead chip na naman to. Dead yung 1.8 volts. Sana, makakayang i-run yung ano niya, yung kanyang, yung ating memory tester. Wait lang, guys, antayin kung ano. Yeah, super init pati guys nung ano, GPU chip, hindi siya normal. Ayan o, ang init niya, mabilis siya mag-overheat. RTX 2060 lang ito guys. Mainit na siya agad, super guys. Memory niya, hindi naman. Ayun. So, nag-run yung memory. Tapos, namatay. Napansin nyo. Titingnan natin kung may error dun sa memory. Kung may tama. Kasi wala siya, guys. Display pa rin. Hanggang ngayon, makakonnect na tong ating cable. Wala pa rin. So, titingnan ko yung ano. Tingnan natin yung memory. Kung may tama. Natapos eh. Kahapon kasi, hindi siya natapos. Nagdi-dead yung 1.8 volts niya agad. So, ngayon, hindi siya dead. So, tingnan lang natin kung may error. Yan, medyo nag-run din naman siya a few minutes. Yan. So, ay, wala siyang error, guys. Yun lang. Pass siya, pass. Show ko yung screen. So, ayan siya, guys. So, walang error yung ating memory. So, this is 8GB. So, A, B, C, D. So, no error tayo sa memory. Talagang ano guys, may tama ang GPU chip nito. Yan, TU106 ang ating ano. Yan. So, wala tayong error na nilabas. Yan lang ang problema natin. Yan. No display siya guys. Yun lang nakakalungkot. So, pag ganito, possible sira talaga yung GPU chip. Mayroon na tayo guys, mayroon tayong 1.8, mayroon tayong 1 volts, okay? So, present tayo guys doon. Mayroon tayong 1.5 para sa memory. So, try ko nga ng
ano naman, display port. Baka naman sira yung HDMI. So tingnan natin. So yung try sa lahat ng port. Ayan. So may present guys, voltage. Pag ganyan kasing nag-read ang memory ko. Na-read natin yung memory. Present yan guys, pag ganyan. So wala yung dead na power stage system. So kahapon nagde-dead siya. So ngayon hindi. Ayan, kung so, tingnan natin dito. Power on natin. Ayan. So, meron tayo 1.3 as you can see sa tester natin. Ayun! Nag-display siya, guys. Sira siguro. May problema yung ating ano, HDMI. Ayan, oh. Sige, sira lang talaga yung 1.8 volts natin. So, ayan. May display siya. Ayos. Baka may problema yung ating HDMI. May problema na rin. Ayan. At least, hindi siya, guys, nagde-dead. Kahapon kasi, dead eh. Napalitan na natin siya ng IC. Okay, patayin natin. Lipat ko na sa kabilang display port. Ayan. So, okay. Success. Kahit pag anong guys ay nagpapakita. Kahit sira yung HDMI port natin. So, okay lang yan. May display port pa naman na dalawa. Ito pang isa. Try natin yung kabila. HDMI. Ito. Kabila naman. So, natry ko na to. Good. So, dito, bad. Sa HDMI. Sa display port naman sa kabila. Try natin kung magde-display. So, let's power on again. Ayan, meron siya. Nag-ano, nag-stable yung lights. Ayan. Oho. Ayan. Oh, buhay na siya. Kasi kahapon, nagde-dead yung 1.8 volts. So, ibig sabihin, mahina na yung IC. Hindi siya shorted. Nagkakaroon siya ng supply na 1.8. Umiinit yung GPU chip. Pero no display. Then, nagkakat yung power stage ng 1.8 volts. As you can see. Okay. O, yun lang siya naging issue. Okay. So, tanong. Kung titingnan nyo guys, yung nakaprogram sa utak ko. As a expert, as a experienced GPU technician, GPU specialist. So, parang kung sumahin natin sa mga beginner, kung mga beginner yung nanonood, yan, parang ando na eh. Bakit ko nalalaman yung problem? Bakit siya, bakit ko nasasabi agad? Diba? Pansin, bakit ko na-remove agad yung 1.8? Kasi, una, power on, umiinit naman GPU chip, kompleto ang voltages. Ang problema, nagka-cut, nawawala yung power stage kapag mainit na yung GPU chip. Tapos, no display. Yun yung labas. Ibig sabihin, hindi niya kayang pumasok hanggang doon sa display. Yung parang, meron lang siyang allowed na temperature, tapos hindi na niya kaya. Dun hanggang doon lang siya temperature na yun. Yung hindi niya na nailalabas yung display. So, bukos agad. So, ang bilis, di ba? Pagka nang pag-experience ka na sa pag-re-repair. So, very basic, very easy pag mga experience na. Yun ang kaibahan natin sa ibang nagre-repair. Kasi tayo, talagang video card specialist na tayo ngayon. Hindi tayo kagaya ng ibang nagre-repair na declared agas at GPU chip. So ngayon, yung sinasabi ko kanina, in case na nireplace natin siya, tapos hindi pa rin siya nag-display, at nagka-cut pa rin, yun na, tama na yung GPU chip. Pero hindi pa rin guys, natatapos sa ngayon. Excuse me. Ayan. So, ganito, meron pa rin naman itong option yung ating HDMI. So, baka madumi lang, ang ginagawa ko niyan, saksak-bulo. Then, nililinis ko rin siya. Excuse me. Ayan. So, ang ganito kasi, minsan, yung HDMI port. Pero pag ganito guys, na nawawala na ng display, possible may issue na rin yan pag ganyan. Pero, huwag tayo mawala ng pag-asa. Subukan ko siyang linisin. Okay? Ilinis ko yan eh. Yan. Kasi hindi naman natin pwede agad sabihin. Yan. Minsan, sa connection na, kung mayroon na siyang ano, kasi wala lang tayo dito board view schematic, dahil this is a Galax, yan, ang ginagawa ko lang dito, tinatsaga akong ganito, saksak bunot, para magasgas yung kanyang ano, yung kanyang pins, kung siya ay corroded na, or magaspang na, o kalawangin na, using lacquer blow. Tapos, testing na natin siya. Okay?
So let's power on again. Titingnan natin siya kung gagana. Yan. Yan. So let's see. Oh, gumana. So yan siya minsan. Talagang minsan kasi ano na lang siya. Yan. Okay na. Diba? Gumana lahat ng port. So simply. Simply, di ba? Yan yung mga problem minsan na so, basta na experience talaga. Basta sa experience sa pagre-repair. Pero guys, pag ganito, minsan ang nangyayari naman, base din sa ating experience, yung ganito. Di ba, nalinis ko siya, tapos gumana. Tapos pag minsan natuyo na yung ano, na-cleaning. Tapos minsan ayaw na rin gumana. Minsan once lang siya gagana. Mayroon ganun. Pag ganun, sira na rin talaga. Either yung mga lines na piyasa papunta ng GPU chip o kaya yung line niya papunta ng GPU chip signal niya is may damage na dahil overheated niya yung GPU chip eh. Either yung mga bulls sa ilalim. Possible ganun minsan. Or yung pinaka GPU chip na talaga may tama. So ganun siya minsan. Na-try ko na kasi yung mga ganyan. Nakapag-rebull na kasi ako ng GPU chip. Ang gumagana sa kanya isang display port lang. Isang display port lang. So gumagana siya sa display port. Pero yung DVI niya, HDMI, hindi na gana. So, ang ginawa ko guys, ni-rebull ko, ay nakita ko ngayon, GPU chip ay puro, ano na, yun, nabasa nga siya, nabasa. Puro lupa, puro putik na. Tapos, nung ni-rebull ko guys, nung binalik ko, hindi na gana. So, yun yung sinasabing 50-50 na kapag may tama na yung video card, once siya na inita ng temperature na ganun, natutuluyan na siya, nawawala na ito guys. Kasi doon na nakita na yung DVI at HDMI niya is wala ng display, wala ng output. Pero sa display port, may output. Kaya lang nung may output siya sa display port guys, may error naman siya. Ang error niya is may error sa memory. Nandun pa rin. So, ibig sabihin may problem pa rin. Sinubukan ko siyang i-rebull guys. Nagbawaka sakali na, kasi liquid damage siya eh. Then, ayun, nung ni-rebull ko, wala na display lalo. Lahat. Yan. Pero umiinit yung GPU, kompleto supply. So, yun nga yung ano, issue na kapag mahina na yung GPU chip, nagpakita na ng isang mga sinyales. So, ganun siya. Yan. Base naman sa pagre-repair ko ng 1.8 volt section na nagpalit ako, at saka yung sa 1 volt, itong nasa taas. Ano pa naman? So far, so good pa naman. Wala naman nagiging issue na pagkapalit, sira agad. Hindi naman. Wala nun. Okay naman. Talagang bumigay na lang yung IC. Isang reason lang kasi naman niya kaya bumibigay yung mga IC dito. Either yung na-meet na niya yung high temperature tapos doon na siya bumigay. Ganun lang naman siya sa video card repair. Yan. Pag sa video card, ganun lang naman siya. Kasi ang video card guys, sa parts ng computer, ang may pinakamainit na bahagi is video card. Kasi siya yung nagpa-process ng graphics. Siya yung may mataas na temperature. Yung kasing sa CPU at sa chipset, mababa lang ang temperature nyo guys. Mapansin nyo, yung chipset, wala pa nga siyang wala pa siyang heatsink. Wala pa siyang gantong nilalagay. Diba? Mapansin nyo sa mga chipset. Tapos sa CPU naman, mapansin nyo pag nag-stress test kayo o nagpa-process kayo. No? Either any games, mas mataas pa ang temperature ng GPU, ng video card, kisa sa CPU. Yun ang isang, ang graphics kasi yung pinaprocess, talagang ito yung nagre-render ng pinaka-whole graphics kapag gumagamit kayo ng ganito. Yan, maliba na lang kung ang wala kayong video card, inasa nyo sa CPU, dun naman, yun naman ang magpaprocess ng mataas na temperature. So, ganun lang siya. Yan, once kayo may video card, ayun, naka-assure siya sa graphics processing is sa video card. Yan, kasi mas mataas yung temperature niya. Sa CPU, pag ako nag-stress test, ganito gamit ko. Yung pang recorded natin to. Sa CPU ko, ang temperature lang is 60 degree. Samantalang sa GPU is maabot na ng 70, 83. Ganyan, degree pag nag-stress test. So, yun yung kaibahan ng mga processing. Mga testing. O, halimbawa, games. Ganyan, yun ang kaibahan. Ayan. So, mas ahead kasi siya sa gamit ng temperature. Saka halata naman eh. Pag nagre-repair ka na lang, nag-repair ka ng laptop board at saka ng GPU board.
mapansin mo requirements ng sa hot air. Sa mga laptop, ang hot air na gumagamit lang ng 350 degree. Samantalang ang GPU guys, puro 500 degree pata. Puro 500 degree ang gamit ko dito kasi nga hindi siya matanggal at malakas ang absorption niya na sa init. Yung design niya ng PCB, over temperature din yung design niya kumpara dun sa laptop. Sa laptop, pag ang taas ng temperature, malimbawa, itatapat mo dito. Dito ay 500 degree. Tapos 500 degree sa laptop. Ang nangyayari sa PCB ng laptop, guys, mamaya siya nagbo-bloated, umaangat, nagkakrak yung ilalim, naghihiwalay yung mga PCB. So, yun ang kaibahan ng absorption sa heat temperature ng Pichu car. So, yan guys. Bali, ang gagawin ko dito ay papaproban sa thermal pad sa may-ari kasi ito ay marami-rami yung thermal pad tapos medyo pricey. So, update ko kayo later guys for stress test. Okay? So, we need to time to stop the record for updates sa clients. Okay? Kasi masasayang yung oras natin mahaba yung recording. Okay? Update ko kayo a few minutes. Ayan guys, ito na yung updates natin sa repair na video cards. Ito na. So, running na siya ng benchmark. Ayun. So, gagana na siya guys. Ayan, as you can see. So, GPU temperature niya mababa lang. Oh, 63 degrees Celsius. So, running na po siya ng stress test. Ayan. So, this is a Galax RTX 2060. 8GB siya guys. Dual pan. Big pan guys ha. Yung big pan yung ano niya. Malaki. Maganda yung ano niya kasi ang laki ng pan. Talaga namang ang ganda ng temperature, cooling temperature niya. Kasi 63 degree lang siya. Tapos, yung speed ng pan niya is 55% lang mababa. Kaya pa hanggang 100% yan eh. So, ayan. Yung EPS niya guys, napakaganda. Pumapalo ng 200 plus. Ayan o, 200. Ayan, 150, ganyan. So, ayan ang running na speed. Ano niya? Stress test. Ayan, yung kanyang GPU clock na nagamit is 1.8. Memory clock is 1.7. Yeah, ating GPU temperature 64 and pan speed is 56% only. Yan, as you can see. So, it's working pan. Yeah, yung nire-repair natin ay this is a Galax 2060 Super TU106 ang GPU chip na ginamit. 12 nanometer. Then DDR6 po siya. Micro ng memory. 256 gig. 8 GB. Ayan. So, okay na. So, supported. Marami siyang support. Yung kanyang mga Kodak. CUDA, OpenCL, Vulkan, Ray Tracing, Physics, OpenGL, so etc. So, kompleto siya lahat. Ayun, lahat may check yung kanyang GPU support. Okay, so maganda siya sa ano, magagamit yung Ray Tracing sa mga gaming. Ayan, so kung sino man, it's working fine. Ayan, so pan-speed niya, ayan. So, dire-diretso. May light siya, single light lang yata yung ano nito, so hindi natin alam. Ayan, so may ilaw naman dito, Galax, tapos may backplate siya. Ang bagong palit na guys yung thermal pad. Ang thermal pad size nito guys is 2mm para sa memory and 1.5 para sa MOSFET. So yan po yung ginamit na thermal pad. Yeah. So okay na po siya. It's working fine. So waiting na lang tayo na matapos yung stress test. So nasa 14 na siya. 14, round 14. So hanggang 26. So para okay naman. Wala naman nagiging issue guys sa ano. Wala nang issue yung memory. Ayan. 64 degree. So, okay naman yung temperature niya. So, mataas lang yung ano yun ito guys, wattage. Napansin ko medyo mataas yung wattage niya kasi gumamit ito ng 8 pin at saka 6 pin. Ayan. Kaya medyo mataas yung wattage. Ayan. Yung power draw na lang yan. Taas eh. So, umabot ng 100 to 200 watts yung kanyang GPU power draw. Ayan, mataas siya. So, ang port nito guys, 3 ports lang to. Dalawang display port at saka isang HDMI. So, ang gamit natin sa stress test is via HDMI. Yan yung kaninang magkaroon ng issue dun sa una na hindi nag-display sa HDMI. So, okay na. Nalinis na natin yung kanyang HDMI port. Gumana naman po. Ayan. It's working fine. O, nagagamit siya ng maayos. Baya ano yan? Dalawa yung nakasalpak. Display port
At saka HDMI. Pero yung gamit natin sa display is HDMI para malaki yung screen. Yung mga ano niya na gamit, 1080p yung ating monitor na ginagamit. Yung kaya ay 1080p. So hanggang doon lang yung resolution na kaya ng ating monitor. So malapit na siya matapos. Magto 26 na siya. Okay na siya so far. Wala namang issue nakikita. Pag ganyan guys, okay na yan. So gumagana ng maayos. Bagong palit na rin yung thermal pad niya, no? So, napakadumi na ng thermal pad ng ating ni-repair na yan. Kaya yan yung possible naging issue. Tapos may pinalitan na isang piyesa. Ito siya. Itong kanyang piyesa na ito. Nag-iisa. Maliit. Ayan, maliit lang siya ng piyesa. Pero mahal yan guys. Ng piyesa ang katay. Nalaglag. So yan yung pinalitan. Kahit maliit yan. So ang function niya ay 1.8 volts. So ayan. Finish na. Finish na yung result. So ito na yung ating result. Yan guys. Yung EPS niya dito. Ang score niya. EPS is 178.5. And score is 4,496. Minimum EPS 37. Maximum EPC. EPS is 389. Ayan. So, yung ating tinesting ay pass na po sa stress test. Yan. By 1080p. So, maximum. Ang quality niya, naka-extreme. Transition, extreme, and naka-ultra ang ating quality. Ayan. So, 3D siya guys. Rendering by 3D11 ng benchmark. So, ayan na siya. Okay na po. It's working fine. Walang issue siya. Memory. Yeah, so far, so good. Okay? So, success ang ating repair. Another success na naman. So, kala natin hindi mali-repair eh. Kala ko GPU chip na yung tama. So, may mga repair kasi ako na ganyan na GPU chip na yung sira. Yan. Kahit palitan mo ng IC. So, kung ano naman, available yung enable ng gauge, yung tone, pero ayaw niya mag-release ng 1.8 volts. Tapos, ayaw din niyang mag-function. So, pag gano'n kasi, either GPU chip na talaga, wala na. Kahit palitan ng IC, wala. Kasi, kompleto naman eh. Hindi yun enable, magpa-function, may tone din siya. Yan, pagka ganyan. So, ito talagang siguro, overheated siya. Sa tingin ko, overheated. Kasi, super dust po talaga yung video card. Napakarumi. As in, yung kanyang lumot, ay nilulumot na. Yan. So, nabaya ultrasonic cleaning, na-deep clean natin siya. Tapos, cleaning na clean. Ayan. Super clean na siya. Yan. Halos babasa-basa na. Thermal pad niya expired na. Yan. Dito siya. Ito. Basa-basa na siya. Tapos, lubog na yung kanyang MOSFET. So, buti. At least, hindi siya nasira yung ibang MOSFET. Yung iba kasi nasusunog ang MOSFET pag ganyan mga dust. So, ito maswerte pa rin. Nag-full speed lang yung pan niya. Tapos nag-dead yung 1.8 volts. Kaya naka-full 100% full speed ng fan. Yan, without display. Without display. Yeah. So, okay na siya guys. Yan ang ating update sa video card repair na ito na ginawa natin. So, hanggang dito na lang yung ating video na ating video repair. So, sa lahat ng mga bagong salta sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and like and comment. Pakishare na din po sa iba nating mga kababayang mga Pilipino. Yan, marami tayong nanonood ng mga Pilipino. Yan, pangalawa ay Pakistan. Yan. Sa ating nanonood sa atin, Pakistan at sumunod ay Indonesia. Yan, Indonesia. Then the rest yung mga kapaligid yung mga ano, lahing parang Indiano, parang ganyan, India. Indiano, yung mga katabi noon. Yung mga lahing ganoon. So lagi sila nanonood sa atin. Nasa ano kasi yan, nasa graph natin yung kung sino yung mga nanonood sa ating videos. Ayan. So, okay na guys. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you on the next repair. Bye!